Geraldine Sudio, the overseas Filipino worker or OFW in Kuwait, who sought help in UNTV's program Serbisyong Bayanihan through her boyfriend Marshall Dumayas, following her overwork experience in Kuwait, arrived at Ninoy Aquino International Airport or NAIA yesterday, April 25. Mahirap, sister, kasi nung isang buwan, dalawang buwan, halos 20 oras kang magtrabaho, walang pahinga, walang day off. Nung nag-complain na ako sa agency ko, ginawang 17 hours. Tapos humingi ako ng day off noon. Sabi nila, dito ka lang sa bahay mag-day off. Pero hinintay ko yon, wala silang binigay sa akin. Tapos nung na-late akong gumising, sinigaw-sigawan ako ng amo ko. Tapos binato ako ng sapatos. Kaya ayaw ko nang magpa-transfer. Eh, nagalit yung agency ko. Kasi hindi ko na kaya talaga. Geraldine wanted to be repatriated and even bought her ticket with her own money just to go back to the country. She added that her agency wanted her to move to another employer, which Geraldine refused. Ako naman yung bumili ng ticket ko pa uwi. Tapos sabi niya, kulang pa daw yung pinambili ko ng ticket. Kaya bayaran ko daw siya. Meanwhile, UNTV Action Center Manager Annie Rentoy ensures that they immediately coordinated with the Department of Migrant Workers or DMW upon hearing of Geraldine's case. Dito po sa mga problema ng ating mga overseas Filipino workers na nakakarating dito po sa Serbisyong Bayanihan sa programang ito ni Kuya Daniel Rason ay ito po ay agad na naipaparating dito sa Action Center. Ang Action Center naman po ang nagko-coordinate sa mga ahensya tulad po ng Department of Migrant Workers. Annie also confirms its continuous monitoring of Geraldine and coordinating with partner agencies amid Geraldine case with their agency. Hindi dapat. Hindi po pinapayagan ng POEA yan. Even the Department of Migrant Workers, hindi pinapayagan dahil ang may violation, ang employer, sa madaling salita, ay kargo ng ahensya. Kung saan, sino yung nagpaalis na ahensya sa kanya, yung local agency niya dito sa Pilipinas. Sinasabi po ng Department of Migrant Workers na kailangan dumulog ulit siya dahil mayroon mga legal staff na mag-assist sa kanya para mahabol yung agency. Geraldine thanked the DMW and UNTV Serbisyong Bayanihan for a safe arrival in the country. Maraming salamat sa inyo. Kasi nakauwi na ako. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat sa Diyos. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God.